Nagbigay ng reaksyon si Oyo Boy Soto sa isang netizen na nag-akusa na hindi siya ang tunay na ama ng kanyang anak na si Kil. Sa kanyang Instagram post, nag-upload si Oyo ng larawan kasama si Kil, na nagbigay diin sa kanilang magandang relasyon bilang mag-ama. Sa caption ng kanyang post, ipinahayag ni Oyo ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa 13 taon ng buhay ni Kil. Aniya, I thank the Lord for 13 years of your life here on earth. You are such a blessing. I may not be perfect but always remember that Dada loves you so much. I pray that as you go through your teenage years, you will seek the Lord all the days of your life. I love you. Happy birthday. Let's create more good memories. I'm excited for you. Ang kanyang mensahe ay puno ng pagmamahal at suporta na nagpapakita ng kanyang dedikasyon bilang isang ama. Ngunit sa kabila ng kanyang magagandang mensahe, hindi nakaligtas si Oyo sa mga komento ng ilang netizens. May ilan sa kanila na hindi nakatiis at nagbigay ng mga hindi kanais-nais na pahayag. Isang netizen ang nagkomento, anak yata ni Christine to sa ibang lalaki. Happy birthday Kil, na tila nagdududa sa pagkakaugnay ni Kil kay Oyo. Hindi nagtagal, tumugon si Oyo sa mga paratang na ito. Aniya, babati na lang po kayo, mali pa ang chismis. Walang ibang anak ang asawa ko sa ibang lalaki. Mag-research po kayo ng maigi o kaya naman magbasa po kayo. Sa kanyang tugon, malinaw ang kanyang paninindigan na walang katotohanan ng mga akusasyong iyon at binigyang diin ang kanyang suporta sa kanyang pamilya. Mahalaga ang ganitong mga insidente sa mundo ng social media, kung saan ang mga tao ay madalas na nagkakaroon ng mga opinyon at haka-haka ukol sa buhay ng mga kilalang tao. Ang mga hindi nakakaalam sa totoong sitwasyon ay kadalasang nagiging sanhi ng mga chismis na maaaring makasira sa reputasyon ng mga individual. Sa kaso ni Oyo, ang kanyang mabilis na reaksyon ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang pamilya at sa katotohanan. Ang mga pahayag ni Oyo ay hindi lamang naglalayong ipagtanggol ang kanyang anak, kundi nagsisilbing paalala sa mga tao na huwag basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng iba. Mahalaga ang pagsusuri sa mga impormasyon bago gumawa ng conclusion, lalo na kung ito ay may kinalaman sa buhay ng ibang tao. Sa huli, ang pagmamahal at suporta ng isang magulang ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pahayag ng mga netizens. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, umuusbong ang pangangailangan na maging maingat sa paggamit ng social media. Ang mga komento at opinyon ng iba ay hindi dapat maging batayan sa pagkilala sa tunay na kalagayan ng isang tao. Sa halip, dapat tayong maging mapanuri at responsible sa ating mga sinasabi, lalo na kung ito ay naglalaman ng mga akusasyon na walang sapat na ebidensya. Sa pagkakataong ito, napatunayan ni Oyo na hindi siya basta-basta mawawala ng pag-asa sa kabila ng mga negatibong komento. Ang kanyang pagiging matatag at positibong pananaw ay dapat ipagmalaki. Ang pagtugon sa mga kritisismo ng may dignidad at respeto ay isang magandang halimbawa na dapat sundan ng marami. Sa mga susunod na taon, tiyak na patuloy na magiging tagumpay si Oyo sa kanyang karera at sa kanyang papel bilang isang ama. Ang pagmamahal niya kay Kil at ang kanyang determinasyon na maging mabuting halimbawa ay tiyak na magiging inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa iba pang mga tao. Ano ang sa inyo sa balitang ito?